tatalakayin natin sa video na ito ang tungkol sa isang misteryosong barko na tinaguri ang ghost ship o abandoned ship. Hanggang sa ating panahon ngayon ay palaisipan pa sa kung ano nga bang kababalaghan ang nangyari sa barko habang ito ay naglalayag. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Sama-sama nating tunghayan ang kwento ng misteryosong barkong Mary Celeste. Dito lang yan sa ating talakayan na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa sa kahit anumang kaalaman. Simulan na natin. October 20 taong 1872, nagtungo si Captain Benjamin Briggs sa Pier 50 na nasa East River sa New York City upang inspeksyonin ang pagsasakay ng 1,701 barrels ng alak sa barkong kanyang pinamumunuan, ang barkong Mary Celeste. Ang misyon ni Captain Briggs sa panahong iyon ay iangkat ang 1,701 barrels mula sa New York City patungo sa Genoa, Italy. Matapos lang ng isang linggo, sumunod na agad sa Pier 50 si Sarah na kanyang asawa kasama ang musmus na anak na babae nilang si Sophia upang sumama din sa paglalakbay. November 3, sumulat pa ng isang liham si Captain Briggs sa kanyang ina na nagsasabing, "Our vessel is in beautiful trim and I hope we shall have fine passage." Araw ng Martes umaga ng November 5, 1872, umalis ang barkong Mary Celeste sa daungan ng Pier 50. Ang tiyak na nakasakay dito ay ang pamilya ni Captain Briggs at kasamang naglakbay nila ang 7 crew members ng barko. Bagaman nasa kaalaman naman ng kapitan na hindi maayos ang lagay ng panahon, ay nagpumilit pa rin siyang maglayag. Ngunit, nakita pa nga ng ibang kapitan ng ibang barko ang payapa at maayos na pag-alis ng Mary Celeste sa daungan. Ilang araw mula nang makaalis ang Mary Celeste, hindi na natrace pa ang lokasyon ng barkong ito. Niwala na rin balita pa ang nasagap ng mga kinauukulan hanggang sa tuluyan ng idiniklara na nawawala na ang nasabing barko. Alam nyo mga kaibigan, makailang beses pang sinubukang hanapin ito sa buwan ng Nobyembre sa taong iyon. Ngunit, ni isang bakas ay wala itong iniwan sa karagatan. Hindi rin nakatagpo ang mga otoridad ng mga palutang-lutang na bahagi ng isang barko. December 5, sa taong 1872 pa rin, habang naglalayag naman ang barkong De Gracia na pinamumunuan ni Captain David Morehouse, nakaaninag sila ng isang barkong palutang-lutang sa Mid-Atlantic Ocean. Agad na tiniyak ni Captain Morehouse na ang kanilang natagpuan ay ang nawawalang barkong Mary Celeste sapagkat bukod sa kilala niya ang forma ng barko, ay lapit na kaibigan niya rin ang kapitan nito na si Captain Briggs. Agad silang lumapit sa Mary Celeste. Napansin nilang nasa maayos itong kondisyon at ni isang bakas ng galos o sira ay walang makita sa exterior nito. Ngunit, ang ipinagtataka nila, ni isang tao ay wala silang naaninag sa barkong Mary Celeste. Kaya dito na sila nangamba at agad na lumapit pa para maakit nila ang nasabing barko. Sa kanilang pag-iinspeksyon, lalo nilang napatunayan na wala talagang sira o galos ang barko para pagmulan ng aberya. Kumpleto rin na naroroon pa sa barko ang 1,701 barrels ng alak maging ang 6-month supply ng pagkain ay nananatili pa din doon. Nga lamang, natiyak din nila na sa barkong Mary Celeste ay wala na sina Captain Briggs, ang asawa at anak nito at maging ang 7 crew members. Alam nyo mga kaibigan, hanggang ngayon ay hindi na natagpuan ang mga taong lula ng barkong Mary Celeste dahil dito ay nagsimulang umusbong ang mga teorya na maaaring dahilan daw sa pagkakawala ng mga tao dito. Nangunguna dyan na maaari daw sinalakay sila ng mga pirata habang nasa gitna ng paglalayag at kinuha ang pamilya ni Captain Briggs maging ang 7 crewmen. Pero, kinwestiyon agad ito ng karamihan dahil kung talagang nakasagupa sila ng pirata, bakit wala man lang galos o sira o bakas ng panggigipit ang Mary Celeste? Yayamang kinuha na din nila kung sakali ang mga tao dito, bakit naman hindi pa nila kinuha ang 1,701 barrels maging ang 6-month supply ng pagkain? Kahit pasabihin nating hindi nila kinuha ito ng buo, bakit kahit kabawasan man lang ay hindi nila ginawa? Pangalawa, baka daw sila ay inatake ng halimaw ng karagatan na nasa gitna ng Atlantic Ocean. Tutol pa din ang iba dyan dahil wala ngang bakas ng sira o galos ang barko
at nasa maayos itong kondisyon. Ngunit, ang malapit-lapit na paliwanag, maaaring si Captain Briggs at ang kanyang pamilya kasama ng 7 crewmen ay umalis sa barko upang tumakas. Dahil sa pagsisiyasat ni na Captain Morehouse, dito ay tanging ang lifeboat lamang ang nawawala. Posibleng ginamit ito ni na Captain Briggs sa pagtakas. Ngunit dahil nga sa pagsungit ng panahon, ay agad na naigupo ng malalaking alon ang lifeboat at sila ay pumailalim sa karagatan. Pero ang tanong, sino o ano ang kanilang tinatakasan? Tingin nyo mga kaibigan, sa palagay ninyo, ano pa nga ba ang posibleng dahilan sa pagkakawala ng mga tauhan ng Mary Celeste? Iwan nyo lang ang sagot ninyo sa ibaba at huwag kakalimutang mag-follow.